you, Pastor. Huh? Praise the Lord. God is good. And all the time, nakakapanibago. Doon sa mga hindi nakakilala sa amin, naipakilala na pala kami ni Pastora. Kami po ay 27 years na kasal. Matagal-tagal na, no? Nag-plan kami na sana noong 25 ikasal kaming uli. Pero dahil sa we thank God, no? Talaga sa buhay naming mag-asawa, no? 27 years na kami at lagi pa rin kami nag-aaway. Pero away bate, hindi lumalampas ng isang araw ang aming pag-aaway. Ganon, kabuti ang Panginoon sa amin. Merong nagpapakumbaba lagi. At alam na ni Brother Dindo kung sino yun. Kailangan may magpapakumbaba parati, di ba? Para lalong humaba ang inyong pagsasama. So, ganon kabuti ang Panginoon sa amin mag-asawa. At sa biniyayaan kami ng dalawang anak na alam niyo naman ang kunisin, nakikita niyo naman ang ano ebidensya. So, dati po silang mga tumutugtog dito, medyo nalulungkot lang kami dahil ngayon di namin sila nakakasama. Yung isang anak ko na panganay, minsan nakakasama natin kasi nagtatrabaho siya Sunday, pareho sila may trabaho ng Sunday. Kaya hindi sila nakaka-attend. Yung isa, talagang umaten siya Saturday sa ibang church. Pero I'm praying na talagang ang gagawin ng Panginoon ay pagsasama-samahin tayo lahat dito. Amen! So, naninibago talaga ako magsalita eh. 4 years ago kasi malimit tayo dito sa stage, nag-MC. Ang kabutihan ng Panginoon sa aming buhay ay hindi siya nagkulang. No? Every time, yung kanta kanina, di ba? Na every time na may kailangan tayo, laging naroon ng Panginoon. He is our helper talaga. At pag may kakulangan sa bahay, sa aming pagsasama, sa aming mga bills bayarin, nananalangin lang tayo. No? Yun ang ating gagawin, unang-una, yung pananalangin na tayo ay dumulog sa Kanya, hingin natin ang ating pangangailangan at maging tapat tayo sa Kanya. Sabi nga doon sa awit, di ba? Kung tayo ay magiging matapat sa Panginoon, Siya ay handang tumulong. Praise the Lord. Misis ko, medyo naiinip eh. Nalalamig ka ba? Nalalamig siya. So, siguro bibigay ko muna ang microphone sa kanya. Dahil meron siyang gusto ipatotoo patungkol sa health. No? Alam niyo po, ngayon lang ako tumayo dito. Pero talagang kamang-kama ako. Purihin po ang Panginoon sa buhay namin. Ako po kasi, iklian ko na lang po para yung sasabihin niya, maikli na lang para sa akin. Pinapapurikahan ko po ang Panginoon sa buhay ko kasi 2015 po, na-diagnose po ako na yung spinal ko po eh, nanghina talaga. Spinal ko po nanghina. Nag-osmak po ako. Na-therapy po ako ng 3 months. Tapos, nagpa-second opinion po kami sa orthopedic. Ang sabi po ng doktor sa akin, daw po, lalagyan daw po ng bakal yung likod ko. Iyak po ako ng iyak noon. Kasi ayoko pa pong mawala sa mundo kasi wala pa po akong apo. Gusto ko na po kasi gusto na namin magkapo talaga. So sabi po ng doktor, Dok, ano po ba talagang sakit ko kasi naramdaman ko po ito noon. Wala pong nakakaalam.
pag natutulog po ako, hirap po akong tumayo. Kumakapit po ako sa din sa mga upuan. Pinagbubuksan ko po yung drawer namin para makatayo po ako. Hindi ko po ito alam. Pag naglalaba po ako, hirap na hirap po akong tumayo. Tapos isang araw po, talagang hirap po talaga akong makarecover dun sa katawang ko. Hindi ko po alam kung ano po yung sakit ko. Tapos noon, napunta po kami ng orthopedic nga po. Yung nalaman po ng doktor na mag-MRI daw po ako. Sabi ko, ayoko pa pong mawala. Kasi parang kailangan pa po ako ng pamilya ko nung oras na yun. Iyak po talaga ako, nangiyak. Pumapasok po silang tatlo, hindi po nila alam, pero araw-gabi po umiiyak ako. Kasi nga po, lalagyan daw po ng bakal yung likurat ko. Teka lang po, magpupunas lang ako kasi. Excuse po ah. Yun po, sabi po ng doktor, magpa-MRI ako kasi lalagyan daw po ng bakal yung likuran ko. Iniisip ko po, pag nilagyan po ng bakal yung likod ko, paano na lang po ako? Patay na buhay po ako dahil nakahiga na lang po ako. May nakausap po akong isang pastor nung sa Tanay Tayo na yung asawa niya daw po, ganito daw po yung kaso. Nagpalagay daw po ng bakal sa likod. Tapos sabi niya, yung bedridden na talaga, hindi na tumatayo. Sabi niya nga po, kung hindi lang ako pastor, iniwanan ko na yung asawa ko. Sabi niya ganun. Sabi, pero hindi ko na lang po sasabihin kung sino yung pastor na yun. Yun po yung sabi niya. Sabi ko, mabuti na lang, hindi ako nagpalagay. At ito po, nakikita niyo, nakatayo pa rin po ako. Wala po akong ininom na gamot. Binibigyan po nila ako ng gamot. Mireresetahan nila ako ng gamot. Pero hindi po ako umiinom ng gamot. Alam ko, sabi ko, si Lord lang magpapagaling sa akin. Hanggang ngayon po, 3 years na hindi po ako pumayag na magpa-MRI. At ayoko rin po na malagyan ng bakal yung likod ko. Pero hanggang ngayon po, tuwid pa naman po ang tayo ko, diba? Kaya pinapapurihin ko po ang Panginoon sa buhay namin dahil talagang po siya yung kagalingan. Wag lang po lang tayong manghina kung may pagsubok tayong nararanasan dahil nandyan lang si Lord na handang dumamay at umagapay at pagagalingin tayo sa ating karamdaman. Salamat po. Amen. Praise the Lord. Talagang napakabuti ng Panginoon. Ayon niya kaming paggastusin. Basta tayo ay magtiwala lang sa Panginoon Diyos, ay talagang ibibigay niya sa atin yung ating pangangailangan. Kami, even sa aming buhay, no? Marami nakakaalam dyan na kami ay nagkakarindiriya. At nung unang pagtatayo namin noon ay hindi naging successful. Talagang maraming malaki ang nalugi sa amin. But praise the Lord. Dahil today, no, yung aming naita yung bagong karinderya ay parang dito talaga kami pagpapalain ng Panginoon Diyos. So, isang bagay na nais kong pagpasalamat kay Lord na maraming tumulong, no? Maraming nagtiwala sa amin, nagbigay ng nagpautang. Hindi ko na sasabihin kasi baka mangutang kayo kung sino-sino. Although hindi pa namin sila nababayaran lahat, paunti-unti meron kami nababayaran. So, yun ang prayer namin na Lord, i-bless mo kami sa aming business na ito para yun namang aming pinagkautangan ay aming mabayaran lahat. So, alam ko na ipagkakaloob sa amin ng Panginoon ito sapagkat dinidinig ng Panginoon ang bawat daing ng kanyang mga anak na nananampalataya sa kanya. So, yun yung sinasabi sa awit. 9:10 yata yun. At nagpapasalamat din kami sa Panginoon dahil
hanggang ngayon ay talagang mainit na mainit ang aming pagmamahalan, mag-asawa. So, binabalik ko ang lahat. Ay, isang bagay pa na nais kong pasalamatan din, yung mga pinagkalooban din kami ni Lord ng mga masisipag at mababait na kasama sa aming trabaho. Praise the Lord! Stay here. Let's all continue to pray for them. Father, we thank you for the complete healing. Thank you, God, that you're a God of miracles. We thank you that you will lift your beautiful and wonderful name. And we decree and declare, Lord God, prosperity in their soul and prosperity in their family and their businesses. And this is the year that you will transition them and they will cross over, Panginoon, sa lahat ng promises na tinayuan nila sa'yo. Thank you, Lord, for the Legazpi family. Thank you that they are here to serve you and praise your name. In Jesus' name, and the house of God say,